Magandang araw! Ang video na ito ay hinati sa tatlong parts. Siguraduhin panoodin lahat ng parts nito para mas marami kang matutunan at ma-review. At mas malaki ang tsansa mong pumasa sa exam. Ilalagay ko ang link ng ibang parts nito sa description at sa dulo ng video na ito. Okay, let's go! Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. Sagot: B. Papalayo sa bangketa. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. C. Nakatigil ng matagal at nakapatay ang makina. Sagot: C. Nakatigil ng matagal at nakapatay ang makina. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw. B. Bagalan ng takbo at tumuloy ng maingat. C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Sagot: C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na di kukulangin ng 30 meters bago lumiko. C. Ipagwalang bahala ang hudyat o senyas. Sagot: B. Magbigay ng hudyat o senyas na di kukulangin ng 30 meters bago lumiko. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas. Tignan ang side at rear view mirror at A. Tignan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina. C. Buksan ang headlight. Sagot: A. Tignan kung may paparating na sasakyan. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot. Kung sa iyong panig ay may A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Sagot: B. Putol-putol na dilaw na guhit. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay A. Nagpapatunay na mahusay kang driver. B. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente. C. Makakatipid ka ng gasolina. Sagot: B. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente. Mapanganib ang pagliko ng kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Mabilis ang sasakyan galing sa kaliwa. B. Kailangan maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. C. Maraming linya ang kalsada. Sagot: B. Kailangan maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan. Ang pinakaligtas na ultimatum kahit na ikaw ay may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang karapatan. Sagot: A. Huwag ipilit ang karapatan. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang mga sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang mga sasakyang nasa paligid ng rotonda. C. Ang mga sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Sagot: B. Ang mga sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero ang nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Pasakayin ngunit mag-ingat mabuti. B. Huwag pasakayin ang dalawang pasahero dahil hindi ito ligtas at ipinagbabawal ito ng batas. C. Tingnan muna kung may manghuhuli. Sagot: B. Huwag pasakayin ang dalawang pasahero dahil hindi ito ligtas at ipinagbabawal ito ng batas. Ang mga driver ng tricycle ay kailangan magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho.
B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts. Sagot: A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Ano ang nilalabag ng rider na ito? A. RA 10666, Children's Safety in Motorcycle Act. B. RA 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act. C. RA 10916, Speed Limiter Act. Sagot: A. RA 10666, Children's Safety in Motorcycle Act. Ano ang dapat gawin ng driver pag nag-umpisang dumulas ang sasakyan? A. Huminto agad. B. Higpitan ang kapit sa manibela at bagalan ang takbo. C. Itoon ang gulong sa direksyon ng dulas. Sagot: B. Higpitan ang kapit sa manibela at bagalan ang takbo. Ano ang ibig sabihin ng picture? A. Motorcycle lane. B. Bangketa. C. Bike lane. Sagot: C. Bike lane. Anong habit ang tutulong sa'yo para makaiwas sa fixed stare at mga distraction? A. Ang regular na pagtingin sa malayo at malapit. B. Ang pagtingin sa kalsada. C. Ang pagtingin sa tulin ng ibang sasakyan. Sagot: A. Ang regular na pagtingin sa malayo at malapit. Kung may sasakyan na pumasok sa intersection kasabay mo at ito ay nasa kanan mo, ikaw ay A. Dapat na magbigay ng daan. B. Dapat gawin ang tama. C. Ang may right of way. Sagot: A. Dapat na magbigay ng daan. Kapag papalapit ka sa rilis ng tren at may senyas na may paparating na tren, ikaw ay dapat na A. Bagalan ang pagpapatakbo at tumuloy pagligtas. B. Huminto na may 1.5 metrong layo sa rilis. C. Bilisan ang pagpapatakbo at unahan ng tren. Sagot: B. Huminto na may 1.5 metrong layo sa rilis. Kapag paparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin. A. Paharap sa gilid ng bangketa. B. Palayo sa gilid ng bangketa. C. Kahit saang direksyon. Sagot: A. Paharap sa gilid ng bangketa. Ano ang batas na lalabagin mo kung ikaw ay nagsakay ng pasahero kung saan ito pinagbabawal? A. Kawalan ng magandang asal. B. Reckless driving. C. Obstruction sa daloy ng trapiko. Sagot: C. Obstruction sa daloy ng trapiko. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan kung walang peligro. B. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kanan. Sagot: A. Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan kung walang peligro. Ano ang ibig sabihin ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at magpatuloy pagligtas. C. Bilisan ang pagpapatakbo. Sagot: B. Huminto sandali at magpatuloy pagligtas. Ano ang kahulugan ng dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto. B. Maaari kang tumuloy, bagalan lang ang takbo. C. Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw na kulay pula. Sagot: C. Humanda sa paghinto at malapit na sumindi ang ilaw na kulay pula. Ano ang ibig sabihin ng mga puting linya sa daan? A. Nagahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B.
Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaaring lumusot pakanan o pakaliwa. Sagot B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lang ang takbo. Sagot A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng berdeng arrow signal trapiko? A. Bawal pumasok sa intersection. B. Pinapayagan ang mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. C. Pinapayagan na tumawid ang mga tao. Sagot B. Pinapayagan ang mga sasakyan na kumaliwa o kumanan. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Sagot C. Habang siya ay nagmamaneho. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. Sagot A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na arrow signal trapiko? A. Bawal pumasok sa intersection. B. Nangangahulugan na malapit na umilaw ang pulang arrow. C. Pinapayagan tumawid ang mga tao. Sagot B. Nangangahulugan na malapit na umilaw ang pulang arrow. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na A. Pinapayagan ang paglusot sa kanan. B. Pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa. C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Sagot C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa.